Eto, paano nga ba talaga maging popsy sa mga makabagong kabataan? Yan ang pag-uusapan natin. Iba raw nga kasi talaga ang katangian ng mga kabataan ngayon. Ang sabi ng tinanong naming psychologist, ang mga teens, marami na raw gustong gawin at gusto talagang i-accomplish sa buhay nila all at the same time. Bakit nga ba ganon, Miel, Frankie, and Jada? Tuloy-tuloy, sabay-sabay. Bakit? Yes. Exactly, multitasking, yun na yun. Pero siguro marami lang talaga kaming mga pangarap, and because of the internet, so ang daming mga opportunities out there, and we all just want to go for them, I think po. Because of Frankie. Internet. Parang po, I think everything becomes, dahil nga po sa internet, it's like everything has become kind of, not naman smaller, but within our reach also. And so parang, you know, we feel tuloy that like there's a million more possibilities, there's a million more things to do and get done also, and 100,000 places to go and things like that. And so maybe we're all feeling parang gusto po namin ng freedom na ganun, na parang gawin po yung mga ganun. Correct. I also think it's because, like, you know, like what they also said, adding to that, like a lot of things are more accessible now. And yeah, like they said, there's a lot more possibilities and you can just do so much more now. And yeah, I think that's... Kasi diba hawak mo lang yung phone mo, i-Google mo na. Eh dati, encyclopedia natin, hahanapin mo pa, diba? Kung meron kang encyclopedia. Tsaka yeah. Yeah. Kung mayaman kasi ka. Kasi before, pag may encyclopedia, parang mayaman yung kapit-bahay. Ang yaman kasi. Nakikipagkapit-bahay lang ako para makapag-research. Ganun. Yes. Pero ang galing-galing sumagot ng ating mga girls, no? It gets in the morning to the morning. Pero paano nga ba nakakasabay ang mga popsy natin sa mga ganyang kabataan ngayon? Oo. Like ako, sinabi ko nga kanina, di ba, na pagdating sa pagsabay, I try to keep up by being present sa social media. Kasi talagang doon mo makikita yung activities nila. And of course, there's no substitute for constant communication. Wow, yes. Well, ako ganun din. Although mas bata si Ding Dong sa akin ng ilang taon. So siguro mas techie siya sa akin. Pero I think walang substitute for being present in their lives. Of course, intindihin ko rin yung social media. But at the same time, tama, no substitute for face-to-face interaction with our children. Kumbaga sabi nga nila eh, parang yung relationship ninyo sa bawat isa, parang bangko. Pagka dapat lagi kang nagde-deposit ng oras, panahon, para pwede ka ring mag-withdraw ng pagdidisiplina at paggagabay. So it's a balance. Ito ba yung pagiging hands-on nila dati? Nagmamark sa inyo yun? Kasi syempre maliliit pa yung anak namin. So niisip namin, ito ba nagmamark sa kanya na sinasamahan ko siya? Nagmark ba sa inyo yun? I mean, yeah, definitely. I mean, I feel like it really made us closer to Dad. And I feel like when he made the time to stay with us, like even in the mornings lang before we got to school, I mean, it made us closer to him. Tsaka nung bata sila, lagi kong tinitiyak. Napakahalaga nung pretend play, yung naglalaro. Naglalaro kami ng karinderya-karinderya. Yung sari-sari store, sari-sari store. Anong pangalan ng sari-sari store mo? Sagot niya, sari-sari gamit, sari-sari store, probensya. So doon, ganon, no? But ang problema lang, dahil teenagers na sila, parang hindi na pwede magkarindire-karindire. So maghahanap ako ngayon ng iba pang mga paraan para makasama at of course si Sharon at sila nagbabanding sa K-pop. Ayun diba? Na nga. Ayun. Si Miel lang po. Ako, hindi ako mahilig sa K-pop. Hanapan na lang ng paraan kung ano yung mga interest na common. Pero Sam, tinry mo ding magustuhan ng K-pop. Oo nga po. Tinuruan din po ba kayo ng steps ni Mega? Ay, ano reaction niya na tumitili si Mega dun sa K-pop concert? Sabi ko nga eh, kung saan siya masaya, di ba? Supportive. Gusto ko lang talungin kasi syempre mga dalaging ding na eh, di ba? Naglalambing pa rin ba kayo kay Daddy? Kumakandong pa rin kayo? Nagpapasimsim pa kayo ng kilikili? Hindi na kayo nahihiya, no? Di ba? Hindi na. Yes, Mr. Ding Dong. Ngayon talagang parang pagka, nyari, aakbay ako kay Jane. Oh, ngayon lang, oh. Ngayon mo gagawin. Pero pag sa bahay, pag humakbay ako sa kanya, naninigas siya. Parang meron ng ano, parang okay yan na. No, but siguro sabi nga sa akin ni Jessa na there's a point na
mayroong transition yan eh. Siyempre, di ba nag-change. Naninibago ako. Dahil sasabihin ko sa kanya, o nyan, may gagawin ako para sa kanya. I'll give you 100 kisses, Dad. I'll give you mga ganun siya. Eh ngayon, ayaw na magpakis sa akin. Ayan! Uy, ganun so, pala ganun mangyayari lang sa mga husband natin. Yes, Hen? In a way, ganun din, no? Gigising sa umaga, pupunta na sa kwarto namin, tapos ganun na, di ba, mangungulit na. Nawala na yun. Ano, mangungulit. Na. Tapos dati sa kwarto namin, natutulog. Ngayon, di na sila sa... Tumatabi. Si Miguel na lang, 9 years old. Sabi ko, kasama yan, pero ang sa akin ata, merong ano eh, may kasabihan. Yung lalaki daw, talagang mag-iibang pamilya o magpatayo ng sariling pamilya. Pero yung mga babae daw, yung daughters, they will never leave daw. They will always be there for the... Daw, no? So, I don't know. I hope That's true, Sen. Kasi yun din yung ginagawa ko sa parents ko. Because well, my mom and my dad. What? Hindi bagay yun. Naging mom wala, and dad. Sinanay at si tatay. Bagay. Ayan ako. O yan mga anak, siya makinig at maglambing pa rin kayo sa mga daddy nyo. Kasi namimiss nila pala yun talaga.